Valentine Rosales peking kakamping, binayaran upang sirain ang campaign ni VP Lenny Robredo. Inilabas ni Cian Gaza ang malaking pasabog na tila iniuugnay niya laban kay Valentine Rosales. Naglabas ng isang malaking expose ang pambansang merits na si Christian Albert Gaza kaugnay ng viral post ni Valentine Rosales. Ayon sa mapagkakatiwala ang intel ni Cian Gaza ay ibinahagi nito ang kanyang napag-alaman, hindi man direktang ipinangalan kay Valentine ay mahihinuhang ito ang pinatutungkulan niya. Ayon sa impormasyon ni Gaza ay binayaran umano ito ng kalabang kampo ni VP Lenny Robredo upang magbahagi ng pagsuporta o maging pinklawan. Bahagi rin umano ng plano ang buong narrative na gagawa ito ng gawagawang kwento upang masira ang campaign ni VP Lenny. Ang nangyari kasi ay tila nasis ira ang imahe ni VP Lenny dahil sa ginawa nitong pagsisinungaling na lahat pala ay plano talaga sa simula pa lamang. This guy is not a legitimate KAKAMPINK. Under siya sa payroll ng kalaban. This entire pitong 11 drama is just a black propaganda against Lenny's campaign. It's a master plan. It's the brainchild of someone I know. NIRECRUIT nila ang taong ito 2 weeks ago kapalit ng pera at massive exposure. Ang plano ay magpapanggap ang subject as KAKAMPINK tapos magpo-post siya ng picture with Lenny's tumbler and pink damit. GAGAWAN nila ito ng kwentong Barbero caption at SASADYAIN na maraming edits para mawala ng credibility ang post at maging katawa-tawa and very vulnerable to bashing. After a few hours from the time of posting, PAPAVIRALIN nila ito through massive sharing upang mabash ng husto ang subject ng mapasama ang buong KAKAMPINK community, pagbabahagi ni Cian. That's the very reason kung bakit hindi nagde-delete ng post ang subject at parang wala lang sa kanya ang lahat. PINAPALAK ay pa niya lalo ang isyo upang lalo siyang mabash. Yun din ang dahilan kung bakit handang-handa siya sa kanyang new KAKAMPINK profile picture right after the entire pitong 11 drama. Nakaplano kasi ang lahat. Bayad kasi siya. Nakuha na niya yung massive attention na gustong-gusto niya. Nang malaman ko last week ang buong black propaganda master plan na ito from a very credible source, gumawa ako ng parallel master plan kung paano ko sila PAPAIKUTIN sa palad ko. Kung paano ako makikinabang at magiging relevant. Kung paano mapupunta sa akin ang spotlight. Kung paano ako magiging bida at magwawagi sa huli, tuwang-tuwa sila kahapon nang malaman nila na ang pambansang MARITES na Cian Gaza ay SASAWSAW sa issue. Alam kasi nila kung gaano KATINDI ang social media MILEAGE ko. Akala nila ay NAPAKINABANGAN nila ako sa kanilang negative campaigning, not me. Not in my territory. I rest my case. Buong pahayag ni Cian Gaza. Empleyado ng convenience store na binanggit ni Valentine Rosales, walang alam sa Tumblr incident. Totoo ang sinabi ni Valentine Rosales na may branch ng 7-Eleven's convenience store sa STG Building sa kanto ng P. Quezon Boulevard at 10th Avenue sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Personal na pinuntahan at kinuna ng cabinet files ng mga litrato ang Pituazon branch ng 7-Eleven ngayong Miyerkules ng gabi, 7:40 PM, March 16, 2022. Katabi ito ng United Coconut Planters Bank na nasa likod ng SM Cubao na katabi naman ng Ali Mall. Ang 7-Eleven Pituazon branch ang sinabi ni Valentine na pinangyarihan ng insidente na kanyang nasaksihan, ang pagkuha ng isang lalaki ng tumbler na may mukha ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang pakilala ni Valentine ay supporter siya ni Presidential Contender at Vice President Lenny Robredo. Ipinagmalaki niyang bumili siya ng tumbler ng kandidato na kanyang sinusuportahan at binayaran din niya ang BBM tumbler na ninakaw ng hindi nakilalang lalaki. Kaliwat kanan ang batikos na tinanggap ni Valentine dahil sa kanyang original social media post noong March 13, 2022. Dito ay sinabi niyang nangyari ang insidente sa Ali Mall branch ng 7-Eleven, pero may mga nagprotesta dahil matagal nang sarado ang naturang sangay ng convenience store. Sa edited post ni Valentine, 7-Eleven near Ali Mall Cubao branch sa may UCPB katapat ng SM Supermarket, ang kanyang inilagay.
Pero pinagdudahan na ang kanyang kredibilidad dahil mismong ang mga kasamahan sa Christine De Serra case na sina JP De Serna at Romel Galido ang nagsabing fame whore siya. Uulitin namin, totoo ang pahayag ni Valentine na may 7-Eleven branch sa tabi ng UCPB. Pero kailangan at importanteng maglabas siya ng mga matitibay na ebidensya para mawala ang mga pagdududa sa kanya. Iba kasi ang sinabi ng empleyado ng convenience store na kinausap ng cabinet files tungkol sa sinasabing insidente. Wala ho kaming alam. Walang ganyang kwento, sagot ng 7-Eleven male employee na tinanong namin tungkol sa kwento ni Valentine. Alam ng empleyado ang isyong kinasasangkutan ni Valentine dahil idinagdag niya na, sabi niya po, sa Ali Mall yun nangyari. Kung may pagpapahalaga si Valentine sa kanyang kredibilidad at para maisalba ang sarili sa mga paratang na sinungaling siya, isa lang ang nararapat niyang gawin. Dapat hilingin ni Valentine sa management ng 7-Eleven na bigyan siya ng kopya ng CCTV footage ng araw at oras na pinuntahan niya ang Tuazon branch ng convenience store. Kung magagawa ni Valentine na humingi ng kopya ng CCTV footage at mapatutunayang totoo ang kanyang mga kwento, tiyak na vindicated siya at mapapahiya ang detractors niya. May posibilidad ding mahuli ang sinasabi niyang lalaking basta na lamang kumuha ng BBM Tumblr na bahagi ng 7 election 2022 Speak Up promo ng 7-Eleven. Pagkatapos puntahan ng 7-Eleven Tuazon branch at makipag-usap sa isang tauhan, sinadya namin ang 7-Eleven branch sa Ali Mall na matagal nang sarado. Ang lady guard sa Tuazon Boulevard entrance ng Ali Mall ang nagkumpirmang matagal nang isinara ang 7-Eleven branch. Ikinwento ng lady guard na maraming mga taong pumupunta sa nagsarang 7-Eleven Ali Mall branch at nagtatanong sa kanya dahil sa kwento ni Valentine. Bukas sarado ho ang branch na yan noong pandemya hanggang sa tuluyan ng nagsara. Kung hindi ho ako nagkakamali, halos isang taon nang sarado yan, sabi ng lady guard na aming nakausap. Samantala ina ni Christine De Serra, may banat kay Valentine Rosales, papansin ka pa sa sobrang kasinungalingan mo. Naglabas na namang muli ang 7-Eleven ng kanilang 7 election cups para sa 2022 presidential election sa darating na May 9. Noong ika-9 ng Marso nagsimulang ilabas ng convenience store ang kanilang 7 election cups na available sa labas ng kanilang branch sa buong bansa. Ang mga cups ay naglalaman ng mga pangalan at imahen ng 5 presidential candidates na sina Senator Ping Lacson, Senator Manny Pacquiao, Vice President Lenny Robredo, Manila Mayor Isko Moreno, and ex-Senator Bongbong Marcos. Samantala, viral ngayon ang post ng netizen na si Valentine Rosales patungkol sa nasabing 7 election cups. Ibinahagi ni Valentine ang umano'y insidente sa isang branch ng convenience store sa Ali Mall, Cubao. Kwento niya, namimili siya sa 7-Eleven nang may pumasok na lalaki sa loob at madaling-madali umanong kumuha ng drink sa vending machine at umalis ito nang hindi nagbabayad. Nilapitan daw siya ng cashier at itinanong sa kanya kung kasama niya ba iyon ngunit itinanggi niya ito. Tinanong din siya nito kung anong cup ang kinuha nung lalaki aniya, natawa si kuya, sabi niya, opo, sir. Nakita niyo po ba anong tumbler po na kinuha niya? Sabi ko, yes po, ba't kailangan niyo po ba yun malaman? Sabi ni kuya cashier, opo, sir. Kasi sa inventory po pag ina-audit po kami. Sabi ko yung kay BBM po ang nikuha niya eh. Kwento pa ni Rosales, siya na lamang ang nagbayad doon sa di umano'y kinuha ng lalaki at dito rin niya naipasok na kailangan bumoto ng leader na may prinsipyo at hindi nagnanakaw. 35 pesos lang naman pala. Just ko ninakaw pa. Anyway, share ko lang. Masama po magnakaw, kailangan po natin bumoto ng leader na may prinsipyo at di nagnanakaw. Sarap kaya uminom ng gulp sa 7-Eleven pag alam mong dinakaw or utang yung pambayad sa cashier, ani Valentine. Mabilis na kumalat sa social media ang post ni Valentine dahil napansin ng mga netizens na gawa-gawa lamang nito ang kwento. Mas lalo pang napansin ng mga netizens ang kasinungalingan ni Valentine matapos itong bitikyusan ng ina ni Christine De Serra, ang flight attendant na naging kontrobersyal ang pagpanaw noon sa isang hotel kasama ang mga kaibigan. Naku, papansin ka pa sa sobrang kasinungalingan mo, Christian Gaza, may punto ka nga against sa tao na yan, post ni Mrs. Sharon De Serra. Matatandaan na isa si Valentine sa mga huling nakasama ni Christine sa isang party bago ito nakitang wala ng buhay sa kanyang hotel room.
Naniniwala ang ina ni Christine na may kinalaman si Valentine at ang iba pang kasama nito sa pagpanaw ng kanyang anak. Si Valentine din ang nakitang kalambangan ni Christine sa nasabing party. Itinanggi naman ni Valentine na mayroon silang relasyon ng flight attendant. Ibinasura na ng Department of Justice DOJ ang lahat ng kaso na isinampa ng kampo ni Christine laban kay Valentine at iba pang nakasama nito sa party.